Hello everyone and hello mga saswang! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, your saswang Ruel. So for today's video is all about product reveal. Magpapakita po ako sa inyo ng isang product na kung saan ay makakatulong po sa inyo at lalong-lalo na sa mga kapwa ko stylist, sa mga nag-home service, at higit sa lahat sa mga salon owner na nagkakaroon ng problema kapag gumagamit ng bleaching powder. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagpa-fashion color or kapag tayo ay naga-highlights. So, mag-share ako sa inyo ng isang discovering product. So, mag-share po ako sa inyo ng isang product na kung saan ay talagang makakatulong sa inyo at higit sa lahat masasabi nyo na no need to use bleaching powder. At kung interesado ka sa mga ganitong klaseng video at kung gusto mo malaman kung anong klaseng product ang itinutukoy ko, please like my video, hit the subscribe button, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload dito sa aking YouTube channel, na alam ko naman na meron kayong matututunang dagdag aral at kaalaman. So kung gusto mo na nga malaman kung anong klaseng product ito, just keep on watching until the end. So ito siya mga seswang, ito pong Gonispa. Ayan, itong Gonispa na po na ito po ay ang organic hair color. So low ammonia rin po itong Gonispa na ito. So babasahin ko lang siya sa inyo mga saswang. So Gonispa, Pure Essence Hair Color Cream Professional Plant Care Beauty Balance Fashion. So ano ba yung tinutukoy mo, Seswang Ruel, na no to use bleaching powder, na hair color lang to? So yes mga Seswang, hair color lamang po ito. Pero kakaiba itong hair color na ito. So nalaman ko ito at ishare sa akin ito ni Sir Ed Santos. So which is si Ed Santos po, or si Mr. Ed Santos ay isang head director at manager marketing ng BBS or Binondo Beauty Supply Product. So ito siya mga Seswang. Ito po yung kanyang shade. So ang shade po niya or ang kanyang number ay ang 00.00. So bakit ganon? Kasi meron tayong 0.00 or 00.0. And like sa color na to, bakit 00.00? So dito na papasok mga Seswang itong color na to, na ito yung pinaka clear, or pwede natin ito gamitin kapag tayo ay nagpa-passion color, or usually sa mga customer natin or sa mga client natin na takot magpa-bleach dahil alam na nila na magkakaroon ng konting problema, na sa una lang maganda kasi alam naman ng client natin minsan na magda-dry ito, mawawala din yung color. So dito mga Seswang, sa hair color na ito, ang kinaganda lang po niya, isa siyang parang bleaching powder. So ipapakita ko po sa inyo yung laman niya mga Seswang at yung kanyang texture. So ipapakita ko po sa inyo yung kanyang itsura at texture, lalong-lalo na kapag kay ginagamit na natin siya mga Seswang. So ang texture nito ay parang bleach din po siya, or parang may pagkaasin-asin yung cream nito sa loob mga Seswang, dahil napansin ko nung inopen ko siya or naglagay ako sa isang aking mixing bowl, ay napansin ko na meron siyang parang asin-asin, or parang ang hirap niya ilabas. Or kapag ka, syempre pinipiga na natin siya, diba? Ang hirap niya ilabas. So gumamit pa ako ng tail comb para makuha ko yung nasa loob. So mga Seswang, ishare ko sa inyo tong aking knowledge na to ay upang makatulong ako sa inyo. At higit sa lahat ay makatulong itong video na to. Lalong-lalo na kapag ka meron tayong client na medyo maarte dahil gusto magpa-passion color, pero kailangan talaga para ma-achieve yung passion color na gusto niya, like ash, violet, or yung mga passion color talaga na ginagamitan natin ng bleaching powder para ma-achieve yung color na
gusto ng ating client. So, I think may pagkukumpara ko siya sa bleach, pero ang kinaganda lang niya ay hindi siya talaga bleaching powder. So, isa siyang cream na kung saan ay mas mapapalighten yung color, lalong-lalo na kapag ka tayo ay nagre-reban. Kasi usually, meron tayong client na gusto magpa-reban with color at higit sa lahat. Minsan, meron may gusto na magpa-highlights. Pero, alam ko, meron ang gumagawa nun na reban color tas highlights, gumagamit ng bleaching powder. Pero, ako, sa sarili ko, ay hindi ko pa po siya nagagawa kasi ako yung natatakot, syempre, pero wala namang masama kung susubukan natin. Pero, bilang isang hindi naman po ako professional na hair stylist, ay ayoko pong subukan. Although, darating tayo doon, pero mahirap na. Kasi, baka magkaroon tayo ng konting problema or makasira tayo, makadamage tayo ng buhok ng ating client. So, for me, pwede siyang gamitin pang reban with color and highlights sa mga client na gusto magpa-highlights, pwede siya mga seswang. At meron kasi tayo mga client na minsan gusto nila magpa-fashion color na ayaw gamitan ng bleach. May nabasa kasi ako sa isang page or sa isang group page na ano raw ba yung way para ma-achieve yung fashion color or yung gray without bleaching. Meron nagsasabi na 00 lang daw po yung gamitin. At dalawang beses or tatlong beses daw po siya i-00 gamit 12%. Then after daw po nun, ilalagay niyo yung color na gusto. Which is, pwede naman, pero hindi siya permanente. Siguro mga ilang araw lang sa tuwing naliligo or binabasa yung buhok ay nawawala agad. So dito sa hair color na ito, ay meron akong isang tutorial at kayo na po ang humuska dun sa buhok ng aking client. So, ginamitan ko siya nito mga seswang. So, syempre, lagi ko pong sinasabi sa inyo ay hindi kayo maniniwala kung wala itong pruweba. So, nandito ako ngayon sa inyong harapan at magpapakita ng pruweba. So, samahan niyo po ako mga seswang sa application ko at para malaman niyo na rin kung anong texture nito na tinutukoy ko sa inyo kanina. So, huwag pa muna kayong aalis mga seswang. Panoorin niyo to hanggang dulo. Thank you.
ayan, maraming salamat, Seswang, dahil tinapos nyo ito mula umpisa hanggang dulo. At sana nakatulong itong video na ginawa ko upang mapabilis ang proseso ninyo, at higit sa lahat ay nakakuha na rin kayo ng tip mula sa aking video. So maraming salamat po. Again, kung gusto mo magpa-shoutout, please comment hashtag #SeswangPaShoutout. At syempre, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please like my video, hit the subscribe button, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel, na alam ko naman na meron kayong matututunang dagdag aral at kaalaman. So, yun lamang po mga Seswang, hanggang sa muli pa po natin pagkikita sa next topic ko. Ito po ulit si Ruel Cortez na nagsasabing hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat, and I love you all and bless you all. Bye-bye!